One of the causes of many people being destroyed by the devil is depression. Napakarami na ngayon nade-depress. Kabagamat nung araw man ay marami, wala palang pangalan na depression yon. Kung ano-anong naiisip ng mga taong tawag doon, mga nahipa na masamang hangin, naroong nakulam, naroong na ganito, na ganyan. Pero marami pala mga cases of depression. Depression is causing so much suffering, kaya dapat lamang naman na ating kilalanin. Ang pag-aaral natin ngayon, at nais kong maging sensitive tayo, kung meron ito sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan o sa ating sarili, para tayo ay mapagaling at ang ating mga amal sa buhay ay mahipo ng pagpapala ng Panginoon. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, save someone from depression. And that someone might be you. Dear God, we thank you that you are God of freedom and that you set us free from all imprisonments, even from the imprisonment of depression. Nawa, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Gawin niyong sariwa ang lakas na aming katawan at aming pag-iisip. Bagamat marami nang naganap sa maghapong ito, bigyan niyo kami ngayon panibagong kakayahan na mag-concentrate, mag-aral, umunawa, at matuto mula sa mga kasaysayan sa Biblia. Set us free so that freedom to know may become freedom to become like your Son, Jesus. Kayong maging tagapagsalita, tagapangaral ngayon, Panginoon, niluluklok namin kayo sa pinakamataas na trono ng aming buhay. Sinusuko namin sa iyong aming mga iniisip, alalahanin, maging aming katawan, aming tainga, aming mata. Tutuon namin sa inyo ang aming puso at isip. And we pray, Father, that you will liberate us, you will empower us, and you will use us as mighty agents of your liberation in your work of love in many people. Teach us. May your peace rule in our hearts. And may you protect our loved ones who are not with us right now from all forms of dangers, O God. We place ourselves under your protection, under the blood of your Son, Jesus. And may we ask you, Lord, do your will. Let your glory shine in our lives and cast out all the darknesses that are trying to manipulate us. Father, we seek you. We thank you. In the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior and friend. Save someone from depression. We'll be reading from the Contemporary English Version. We'll begin with Luke chapter 8, 26 to 27, a very familiar story. But today we read it from the lenses of that illness called depression. Jesus and his disciples sailed across the Lake Galilee and came to shore near the town of Gerasa. As Jesus was getting out of the boat, he was met by a man from that town. The man had demons in him. So ang Panginoon ay tumawid ng lake para lamang puntahan ng isang tao na inaalihan ng maraming masasamang espiritong nakatira sa kanyang katawan. The demons entered his body and cohabited with his soul, with his spirit. Ang puso ng tao iisa lang, kasya lang doon ang Diyos at siya, dapat yun ay tama na. Pero ngayon may nakikisingit, may informal settler. No? Dito sa katawan ng taong ito, at ito ay mga masasamang espiritu, not one but many. And this spirit would strive to dominate his, meaning the person's spirit. At bibigyan siya ng isang tinatawag nating split personality. Now, noong ang Panginoon ay dumaong doon sa pampang, kusang lumapit ang lalaking ito sa Panginoon. He went towards Jesus to meet him. So, a certain part of him, his real self, you might want to think, wanted Jesus and wanted deliverance. Tandaan nyo, may nag-aagawan sa kanya sa loob niya. Ngayon, may nakapanaig ng sandaling yon, yung taong totoo, hindi yung nakikitirang masamang espiritu, dahil lumapit sa Panginoon. Luke 8, 27, he had gone naked for a long time and no longer lived in a house, but in the graveyard. So itong taong ito, na inalihan ng masasamang espiritu, na binabasa natin ngayon as depression, you can read it many ways. Matagal na pala itong palakad-lakad doon na hubutubad. No? Hindi na siya nakatira sa bahay ng kanyang pamilya o sa bahay ng tao, doon na siya sa libingan nakatira. Mga libingan nung araw, mga kuweba, kaya pwede kang tumira sa loob. So what are the effects of this spiritual domination? Nakedness.
lack of propriety and dignity. Isa daw po, sinasabi ng mga psychiatrist, sa mga unang senyales na ang tao ay nade-depress, nawawalan siya ng pagpapahalaga sa kanyang itsura. Sa kanyang amoy, hindi siya nagpapapaligo. Sa kanyang bihis. Yung iba pa nga, hindi lang naglalakad sa paligid ng syudad natin humutubad. Naliligo pa ng putik, pinupuno ng putik ang mga buhok-buhok nila. Nagkakaroon ng uri ng pagkasira ang personalidad. So it is a form of and a sign of depression. Kaya marami makikita niya sa mga mental institutions, bigla nila naguhubo. No? Kasi isang part yon ng pagtanggal ng espiritu ng dignity ng tao. Kasi mula nang ang tao ay ma-realize siya ay hubad at ikinahiya niya ang kanyang pagkahubad o kaya ay hindi naman dahil lang laging hiya kundi gusto niyang maging proper, ang ginawa ng Panginoon, di ba dinamitan niya si Eva at si Adan? Tinakpan niya. Ay, ayaw pala nila nang naka-expose, tinakpan. Ang ginagawa ni Satan, lagi kang hinuhubaran. Kaya alam niyo kung anong nangyayari sa mga tao, hubad ng hindi naman dapat. No? Inaalihan ng espiritu. Imbes takpan ng katawan, itinitinda. Eh, hindi naman yun ang marapat. So what else is the effect of this spiritual domination? Separation from the living. There was isolation. Imbes siya ay makitungo, makisalamuha sa mga buhay, dun siya nakahalo sa mga patay na. Another sign of depression, yung mga taong ayaw nang pumunta sa mga okasyon, ayaw nang umaten ng mga social gathering, ayaw nang makipagkapwa, ayaw nang makipagmabutihan. Ang gusto na lang mag-isa, ayaw nang makihalubilo. Binabasa natin ang lahat ng ito para maisip nyo, ay, ganun yata ang kuya ko, ganun yata yung ate ko, para makita natin kung kailangan ba ng healing ng mga mahal natin sa buhay. Another spiritual domination's effect is the affinity with the dead. Of course, there was decay and lifelessness and uncleanness among the dead. At yun ang gustong puntahan nitong taong sobrang nade-depressed. Luke 8:28 to 29. The man saw Jesus and screamed. He knelt down in front of him and shouted, "Jesus, Son of God in heaven, what do you want with me? I beg you not to torture me." He said this because Jesus had already told the evil spirit to go out of him. The man had often been attacked by the demon. So the demon was living inside of him, but the demon was also attacking him. Mahirap yun, ha? Yung ang kalaban mo nasa loob. Hati ang loob. Yung tao, hindi lang siya. Meron pang nakikialam at sumisingit na nagpapanggap na siya rin yun. Kaya yung tao, hindi maintindihan kung ano nga ba gusto niya, hati ang kanyang kalooban. Kaya ang gusto ng Panginoon, buo, hindi hati. So there were mixed reactions that you can see from the body of that same man. There was eagerness for deliverance and if you want to say, salvation. This is the man himself. But there was also fear. These are the demons who fear Jesus. Sabi niya, bakit po kayo nandito na? Parurusahan niyo na ba kami? Eh, hindi pa naman dapat. Wala pa sa schedule yata. Did you come to torture us before the time? Other versions say that. So the man had two spirits, and his spirit and that of the demons. Think of split personality. May mga tao ang bait-bait ngayon, may umihip lang na hangin, biglang ang init na ng ulo, galit na. So, ano nangyari dito? Sa mga espiritu, umalis ka sa kanya katawan. No? Gusto mong ganun yung kuminsan yung nanay mo. Dahil ano nangyari dito? Bakit nagkagalito siya? Naiba yung asawa mo, bigla-bigla na lang naiiba ang ugali. Nag-i-split personality at meron pa na iba yung boses. Akala ng iba, himala. Ay, ang santo ninyo. Di ba? O ay, may nagsasalitang aswang. Kasi alam nyo, part ng psychiatrist will tell you that people that have split personality, na iba-iba kami sa yung boses. Biglang tumatalimang mata. Ang reading agad ng iba pag religyoso, demonic possession. Pero pag maraming psychiatrist ang nagbasa ng mga reports sa New Testament ng demonic possession, bibigla nila ng clinical name. Depression, pagiging split personality, schizophrenia. Pwede yon. Hindi naman lahat ng schizophrenia ay demonic possession. At hindi lahat ng demonic possession will manifest as that, pero magkamag-anak yung dalawa, nakakalito.
Kaya tayo ngayon tumitingin dito from a very spiritual and religious point of view of the Bible, and also we're trying to apply some clinical standards of psychiatry. So the human spirit wanted to be freed. The evil spirits wanted to stay. They wanted to avoid torture and eviction. Ayaw nilang pinapa-evict, bagamang hindi naman talaga sila tagaron, but they wanted to be there. Luke 8:29, "And even though he had been bound with chains and leg irons and kept under guard, he smashed whatever bound him. Then the demon would force him out into lonely places." So itinatali siya ng bakal na kadena sa kamay, bakal na kadena sa paa, pinuputo lang niya. Baliwala, sobra yung lakas niya. At pupwersahin ng espiritu yung katawan na lumayo, tumakbo, magpunta sa mga lugar na ilang, malungkot, at siya'y mapapag-isa. The spirits in the man were violent and strong, and they wanted to isolate the man from other people. They wanted to put or keep the man in lonely places. Bakit? Para kayanin nila. Kasi syempre, pagka yung evil spirit, na solo niya yung tao, walang makakapanalangin para sa tao, walang makakapagbigay ng pagmamahal, walang makakabigay ng pansin, kakayanin niya i-manipulate. Kaya isa sa mga signs nga of depression, yung nagiging antisocial. Ayaw makihalubilo. Dapat yun, kung nararamdaman nyo mismo sa inyong katawan, labanan nyo yan. Kasi hindi nyo dapat papanalunin yung espiritu na gusto kayong ilayo sa kapwa-tao. Kung nakikita natin na nagaganap sa mga mahal natin sa buhay, let's make our company and companionship even more attractive and nicer and more caring so that the person that we love will have more reasons to stay with us rather than go away. Remember, meron ding tunay na pagkatao yan, nakikipaglaban doon sa espiritu. So tulungan nyo yung tunay na siya na magwagi sa panalangin, sa payo, sa suporta. Luke 8:30, Jesus asked the man, "What is your name?" He answered, "My name is Lots." He said this because there were lots of demons in him. So marami kami, pulutong, angaw-angaw, laksa-laksa kami. No? Napakarami. Luke 8:31, they begged Jesus not to send them to the deep pit where they would be punished. So alam naman nilang ending nila. Matthew 25:41 mentions the everlasting fire prepared for the devil and his angels. So sabi, huwag mo naman kami pupuntahin doon. Gusto pa namin sa dakong ito. In verses 32 to 33, a large herd of pigs was feeding there on the hillside. So the demons begged Jesus to let them go into the pigs. And Jesus let them go. Then the demons left the man and went into the pigs. The whole herd rushed down the steep bank into the lake and drowned. Pag may mga nagtatanong sa akin, "Pastor, paano ko po kaya maiwas ang sobrang kumain ng pagkarami-raming pork? Kasi ang hilig ko po talaga, ang sarap." Ay, basahin niyo yung Luke 8:32 to 33. Baka matulungan ka. No? Nasa dinami-rami ng malilipatan sa balat ng lupa, ay doon lumipat. No? Of course, hindi naman ibig sabihin yung kakainin mong pork chop, yan nakatilang espiritu. Pero malay mo, di ba? So, isip-isipin mo na lang yung para kuminsan, hindi ka masyadong ganado, kumain ka na lang ng isda, which is helpful. Siyempre, magdaramdaman yung mga kapatiran natin, may pigiri. Paminsan-minsan, doon kayo bumili sa kapatiran natin, di ba? So, the choice for uncleanness was the pigs. The spirits were very violent. They made their hosts self-destructive. Ganun na lang ang pagmamahal ng mga espiritu na yun sa lugar na yon o pagkamuhi. Ayaw nilang umalis. Gusto nila patuloy sila manggulo doon. Kaya nung papaalis sila sa tao at hindi nila matatanggihan, syempre ang Panginoon, nakiusap, palipatin sa mga baboy. Oras namang nilipatan nila yung mga baboy, agad-agad yung mga baboy nawala ng bait, nawala rin sa sarili, nag-split personality rin sila, pero dahil sila ay mas mababa ang antas ng espiritu or wala sila siguro ang espiritu, sabi nga ni Solomon, sino ba makakapagsabi ng ganyan mga bagay? Pero ang point is this, hindi nila nakaya. Nagtalo na sila sa bangin, nagpatihulog, at pagkatapos, nalunod sila doon sa dagat. The spirits made their host self-destructive.
Now, some victims cut themselves up. Kasi itong ating binabasang lalaking ito sa ibang version, nilinaw na pinaglalalaslas niya ang kanyang mga bisig at mga laman ng matatalim na bato. Some kill themselves. Maraming suicide are caused by depression. No? And some are driven or overpowered to kill themselves. Kaya yung mga tunay na mga depressed, yung genuine cases, tahimik yan, nagpaplano na magpapakamatay siya at para walang makaabala. Kaya maraming nananakot, pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Madalas gimmick lang yun. No? Dahil kung talagang balak niya magpakamatay, ba't sasabihin sa'yo, eh, ang tunay na magpapakamatay, ayaw niya mapigil. So alam mo yung nag-iinerte para mapigil mo, sasabihin niya. Pero hindi lahat, baka din serious, so suriin nyo. No? Pero madalas, arte lang yan. No? Napakarami ng ganun. Pero bang ilan-ilan, may serious din. So, napakasama ng bunga ng presensya ng mga espiritong ito sa tao. Yung tao gusto niyang sirain ang buhay niya, yung katawan niya, at kung pinakamatindi, yung wakasan niya, ang kanyang buhay, na Diyos lang ang may bigay. At Diyos ang dapat lang na magwakas. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. May mga taong ganyan. Susuriin ninyo ang mga kaibigan nyo, ang may impluensya sa inyo. There are people talaga, padala lang ng impyerno, to rob, to kill, and to destroy you. Dapat tinitin mo, anong effect sa akin ng taong ito? Anong nagiging bunga sa akin ng payo niya? Pagkasama ko siya, anong nagagawa ko? Dapat sinusuri nyo yun dahil baka padala yan ng impyerno. Luke 8:34-35. When the men taking care of the pigs saw this, they ran to spread the news in the town and on the farms. The people went out to see what had happened, and when they came to Jesus, they also found the man. The demons had gone out of him, and he was sitting there at the feet of Jesus. He had clothes on and was in his right mind. Ang ganda naman ang nangyari sa taong to, dinalaw lang ng Panginoon. Napalayas yung mga masasamang espiritong gumugulo sa kanya. At ngayon, tahimik na siyang nakaupo sa paanan ng Panginoon. What does it mean to sit at the feet of Jesus? To learn. To enjoy the wisdom and the fellowship of the Lord. Samantalang dati, hindi siya mapakali, takbo ng takbo, nag-aatungal, nagngangangal sa gabi, pumayapa. Pagkatapos, nadamita na siya. Natakpan na ang kanyang pagkakahubad. Alam niyo ang Diyos Ama noon, tinakpan niya sa Ebanan at si Eva matapos magkamali. Ngayon naman, ang Panginoon, tinakpan naman niya itong isang to. Matapos siyang hubaran ni Satanas. No? And then he was in his right mind. Bumalik siya sa kanyang sarili. Bumalik sa ulirat. Sa kultura natin, marami tayong pagpapahayag niya. Sabi mo, itong babaeng nawawala sa sarili. Di ba? Kung anong pinagagagawa, mawala lang ako sa sarili ko. Na bigla lang ako, hindi ako yun. Yung mga ganon, unless you are using it as an excuse, may katotohanan. So the Jesus touch is very important. And what was the first element of the touch? Why are we studying it? Because we who have Jesus in our hearts must also give the Jesus touch to people. And the first element was he visited the man. Kung meron kayong alam na nade-depress, nalulungkot, naiibang ugali, dalawin. Make a connection. And then he drove away the demons from inside him. We can do that. You can either, in the name of Jesus, drive out demons or just replace the position that the demons occupy by being there, by bringing cheer, by bringing happiness, by bringing encouragement. And then the Jesus touch restored the man's peace and serenity. Ano bang effect natin sa mga tao? Peace and serenity o trouble? Tayo din dapat nag-iisip, ano bang effect sa akin ng kaibigan ko na to? Anong effect sa akin ng babaeng ito? Anong effect sa akin ng lalaking ito? Natatahimik ba ako o naliligalig? Isara ang pinto at huwag papasukin ang mga maliligalig. The Jesus visit restored the man's dignity, propriety, and self-respect. Now he was clothed. And it also restored the man's sanity and intellect, wisdom, reason. Bumalik ang katinoan. Nawala kasi sa sarili, pero ngayon, ibinalik ng hipo ng Panginoon
sa kanyang buhay. Kung may tao na ating nalalapitan, nakakausap, nagiging kaibigan, dapat nahihipo sila ng Panginoon. Dala-dala natin ang loving touch ng Panginoon. Nare-restore sila. Nababalik yung ulirat, bumabalik ang katinuan, na itataboy yung mga kabaliwan at mga kabalbalan sa buhay at umaayos ang buhay. Yun dapat ang influence natin sa kapwa. At ganon din ang panukat natin sa influence natin ng iba. Kaya mga anak, pagka kayo ay pinagsasabihin ng mga magulang tungkol sa inyong mga kaibigan, suriin nyo, ano bang influence sa akin ng mga kaibigan ko? Napapataas ba yung grade ko o napapababa? Napapapasok ba ako sa eskwela o napapa-absent? Nagiging mabuti ba ako at matinong tao o lumalabas yung masama kong ugali? Ganun ang pagtingin mo sa tao, yung effect niya sa'yo. Dapat tinitingnan. Luke 8:35-37. But the people were terrified. Then all had seen the man healed, told about it. Everyone from around Gerasa begged Jesus to leave because they were so frightened. Sa halip na tanawin nilang utang na loob na yung lalaki ay pinalaya mula sa masamang espiritu, nagkaisa pa sila na pakiusapan ng Panginoong layasan ang lugar nila. Iwan niyo po kami, please lang. Why? Takot daw sila. Who drove Jesus away? Probably people who had lost the pigs. Yung mga may-ari at marami pa mga babuyan doon, baka mamaya, ganun din ang maganap. Alam niyo yung mga tao may alagang baboy, ayaw niya sa Panginoon. Ano man yung baboy na yun, ha? Hindi na yung literal na hayop, kundi ano mang kababuyan ang pinagagagawa ng mga tao, ayaw nila na sasalin si Lord sa buhay nila. Tataboy nila. Kaya yayayain mo mag-Bible study, yayayain mo mag-worship, mag-prayer. Pagka may alagang mga baboy, ayaw. Mahirap yayain. No? So malaman mo, may alaga siguro to. Pero huwag niya na namang usigin. No? Baka lalong humirap na imbitahin. Pero unawaan niya na aayaw niyan may i-give up eh. That's why you should be very assuring. Sino pa kaya sila? Those who were fearful due to ignorance. Alam niyo yung ignorance, malakas manakot. Dahil hindi nila alam ang naganap, natakot. Pinakamadali na lang gawin, paalisin yung nagbigay ng new point in the equation. Si Jesus, sabi niya, umalis po kayo. Sa halip na pakiusapan nila magstay at magpalayas pa ng maraming mga ganong espiritu, pinaalis. Hanggang ngayon, sa buhay natin, nangyayari yan. Ikaw itong magdadala ng mabuti sa iyong pagalit. Ikaw ang nagbibigay ng magandang payo, ikaw ang nagbibigay ng magandang opinyon, sa iyo pa magagalit yung gustong tirahan sila ng mga masasamang espiritu. At sino pa kayo nagpaalis? Hindi, siyempre, mga kakampi ng mga demons na yon. Ayaw nila na ma-deliver yung marami mga tao from demonic disturbance. Fear of demons could be a bigger enemy than the demons themselves. Madali namang kausap ang mga demons eh. Anong sabi the Lord? Anong sabi sa Bible? Resist the devil and he will flee from you. Resist lang. Tanggihan mo lang, alam naman niyang wala siyang karapatang magpilit, aalis. Pero yung takot, mas mahirap i-handle yon. These are the types who cause, promote, and worsen other people's depression. These types of people. Luke 8:37-39. When Jesus got into the boat to start back, the man who had been healed begged to go with him. But Jesus sent him off and said, "Go back home and tell everyone how much God has done for you." The man then went all over town, telling everyone that Jesus had done for him. So itong tao ngayong gumaling na, matino na, maayos na, ayaw na ngayong humiwalay kay Jesus. Nung pasakay na ang Panginoon sa bangka, na sinakyan niya para lang dayuhin itong kaisa-isang taong ito, gusto na niyang sumama. Isinama ba? Sabi ng Panginoon, ako, umuwi ka na lang muna. No? Sabihin mo sa mga tao sa inyong bahay, sa inyong barangay, ipamalita mo kung anong kabutihan ang ginawa sa inyo ng Diyos. At yun naman ay sinunod ng tao, hindi nagpilit. No? At
ipinamaliit na niya ang kabutihan ng Diyos, hindi sa malayong mga bayan, kundi sa sarili niyang bayan. Hindi lahat ng misyon kailangan abroad. Hindi lahat ng pagmimisyon kailangan sa malayo. No? Yung mga iba ay gusto na lang yata mag-picnic. No? So ngayon ay gusto mag-misyon sa kubudan daming lugar. Ito naman, teka, yung mga kamag-anak mo ba, save na. Mga magulang mo, mga biyanan mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kapit ba, hindi pa po. Eh, ba't pupunta ka pa sa Antarctica? Tatatlo ang tao. Sa barangay nyo, ang dami. Maliban na lang, talagang may tawag sa kanya yung Panginoon, then we don't contest that. Pero hindi mo kailangan lumayo para mag-mission. Bawat kaluluwa na wala doon ng Panginoon, mission field yun. At bawat taong nahipo na ng Panginoon, missionary na yun. Kaya may training ka kay wala, mahirap ba ipamalita ang kabutihan ng Diyos? Kukwento mo lang naman yan. So the truly freed former demoniac desires the Lord's company and leadership. Ang mga tunay na tumanggap sa Panginoon, ang mga tunay na napalaya sa dating buhay, yung mga nakaranas ng kabaitan, kabutihan, kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, laging gusto sumama sa Panginoon. Sumama sa church activity, sumama sa mga prayer, sa mga worship, sumama sa mga gawain. Kasi the church is the body of the Lord. Saan mo pa hahanapin yun? Yun yung pinakamalinaw na pwede mong pagsalihan at pag-ubusan ng lakas mo. Sumusunod ka, gusto mo nandun. Every willing heart finds a reason to be in church. Every unwilling heart finds every excuse not to be there. Kaya nakakakilanla na yung mga mahilig talaga kung medyo masungit ang panahon, medyo may konting hirap pupunta, doon mo na malalaman kung sino talaga yung determined. Dahil pag determined ka, malayo may malapit din. Sabi nga, pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mong, di kita ginigiliw, sabi ng kanta. So kung sasabihin mo sa Panginoon, magsaserve ka lang ba? Pupunta ka lang ba? Kung madali, eh kung mahirap, hindi na. So nakikita natin. Now, Jesus wants him to do something more personal and more urgent. Bakit naman sumasama na nga kay Lord, di pa niya sinama? Kasi, ang tagal ng absent yung tao sa sarili niyang pamilya, nakatira kasama ng mga bangkay, kung saan-saan nagpupunta, the Lord wanted him to be restored to his family and friends. He had been isolated for so long. Kaya yung mga nagsasabing, ako, natanggap ko na ang Panginoon, na born again ako, na bago na ako, renewed Christian na ako, have you been restored to your family? Baka naman hanggang ngayon, di pa kinakausap yung biyanan mo, di ba? Iniisda mo pa rin yung kapitbahay nyo, pero na-restore ka na kay Lord? Ang susunod na kasunod, be restored with people around you. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Huwag kang sumama sa akin kung saan-saan. Umuwi ka sa inyo, makipag-ayos ka, makipagkasundo ka, renew your relationship. Dahil yun ang mission field mo. Hindi ka dapat nagme-maintain ng mga hindi pakikipag-usap, alitan, galit. Samantalang nasa Panginoon ka na. Dapat ma-reconnect ka sa mga taong malapit sa iyo. Dahil magiging mission field mo sila. Dapat mo na silang madala sa Panginoon. At para rin sa sarili mong kabutihan. Di ba mainam naman yung pakiramdam na maganda yung samahan nyo kaysa hindi maganda? Tell people about God's saving and restoring work. Yan ang ginagawa ng mga nakakakilala sa Panginoon. So that more demoniacs could be freed. So sino tayo? One former demoniac who is now free in the Lord trying to minister to somebody who is still not free. Ganun lang yun. One forgiven sinner leading another sinner to be forgiven para pare-parehong forgiven. Yan ang importansya ng ating pag-aakay sa kapwa patungo sa Panginoon. So the former demoniac becomes God's ambassador. Kita niyo talagang iba yung hinihipo ng Panginoon, eh, nabaligtad. Siya ngayon ang spokesman ng Panginoon, samantalang dati, magbuka lang siya ng bibig, takbuhan na yung mga tao sa takot. Ngayon, blessing ang lalabas sa kanyang bibig. At sabi nga naman, the best way to beat an enemy is to turn him into a friend. So siguro, dating enemy of God's work itong taong ito, now he is a worker in the Lord's mission. Ang ganda ng transformation. Now let's read demonic domination here as depression. It is a suggested reading. Kasi talagang marami silang similarities. Though not all depressions may be caused by spirits, but depressions caused by spirits will show these signs. Why are we studying this? Because there could be a victim of demonic domination and depression in our own family.
among your friends in us. Baka mamaya hindi naman dapat iba pag-usapan, tayo pala. Kaya pala tayo dinala ng Panginoon ngayon dito para maisip natin, depressed kaya yung hipag ko? Depressed kaya yung kaibigan ko? Kasi kumisa nagugulat na lang tayo, may biglang nagpakamatay na lang. Wala kang kamalay-malay, balak pala niyang gawin. Ang sakit. Kasi ang tagal na palang may signs, pero dahil hindi mo pinapansin, nung nalang namatay, tsaka kayo oo nga, no? Napansin mo ba ganito siya? Oo nga, napansin. Eh, ba't kayo nyo lang pinag-uusapan? Kailan nakaburol na? Kasi hindi nga nauna yung pagiging sensitive. Kaya kailangan mauna yun. Aanhin pa daw ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya kailangan maintindihan natin. Dumarami po ngayon ang mga nadedepress sa Pilipinas. Dumarami ang nai-imbalance ang spirito. Marahil dala ng sobrang lungkot. Kasi 10 million Filipinas or OFWs. Can you imagine naman yung social cost? Yung mga pangungulila, pagkainip, misang pangamba. Yung mahal mo sa buhay, ang layo, tapos ang selos ka, hirap naman yata, no? Ang layo-layo. Parang wala kang kakontrol-kontrol sa sitwasyon. Nagkakaroon ng mga depression ng mga tao. Ang dami-dami nating mga manggagawa ngayon, syempre, dahil kailangan magtrabaho, nagtatrabaho ng panggabi ng mga shift, naiiba ang mga sleeping habits, nadi-imbalance yung katawan, ano magiging bunga niyan sa ugali? Ano magiging bunga? Kaya marami nagiging irritable, no? Nagiging mga unreasonable kumisan yung mga init ng mga ulo nila kasi imbalance yung katawan. Nilikha tayo na may katawan, may espiritu, may kaluluwa. Dapat lahat siya ay naalagaan. Pero dahil nga sa economic needs, maraming stress on our bodies which will of course affect our emotion and will affect our spirit. Kaya dapat mas sensitive tayo. Now, what are the possible causes of depression? Isa ang pinaka-main cause niyan, a grave and lingering negative spirit. Maraming nakakapansin, marami daw sa mga nagtatrabaho sa panggabi, bugnutin, magagalitin, mabilis sumabog. Eh ano kasi, kumisan ang dami nilang negative spirit na hawak. Lalo yung kumisan, ang trabaho mo, sumasagot ka ng telepono, iniiba mo pa kumisan yung accent mo dahil siyempre, kunwari, kababayan ka niya. Yung pa lang, yung hirap-hirap na, nagbabalat kayo ka. No? So, napipilita ka dahil kailangan mo maghanap buhay. Pagkatapos, yung kausap mo, reklamo ng reklamo, galit na galit sa'yo, ikaw naman, I understand. Oh, yes. Of course, I understand you. Pero gusto mo talaga, sabukain yung kausap mo, no? Pero may script ka kasi, saan mo ngayon ibubunton yung mga hindi mo na ipapahayag na yun? Diba? Naiipon. Tapos napupuyat kaya, kainom ka na yun ng kape, nakakatatlong drum ka na, hindi pa tapos yung gabi. So, sigarilyo pa ng sigarilyo para magising at nai-stress. Ano mangyayari sa katawan mo? So, there's a lot of frustration. This is the thief. Frustration and sometimes unfulfillment. Hindi mo masabi sa kausap mo yung gusto mong sabihin. Maraming frustration. And I like you to think in terms of family. Lalo sa mag-asawa. Kasi baka asawa nyo mismo, kung may asawa kayo, yung kandidatong ma-depress. Ano mga frustration niya sa'yo? Ano yung mga unfulfillment, mga gusto niyang maganap na hindi nagaganap? Ano yung pagpaulit-ulit yun, magkakaroon ng negative spirit yung tao. At pag may nakatira na doon na negative spirit, lalanding na yun ang mga ibang spirito kasi may kakampi na sila sa loob. Kaya dapat pinapaalis yan. That's why it is important to always confess to God. May masama kang naramdaman, na isip, meron kang galit, kinoconfess mo agad sa Lord. At kung maiko-confess mo sa tao, i-confess mo agad para umalis agad sa'yo. Hindi mo iniipon. Repression could be a root of a negative spirit. Yung hindi mo maipahayag ang gusto mo, pigil na pigil ka. One of the best gifts that we can give to people we love is to set them free to be themselves. Not to tolerate wrongdoing, but to allow them to be expressive of who and what they really are. Let us help people express themselves and get fulfilled. Kasi kung laging hindi naman ikaw, nagpapanggap kang ikaw yon, bibigay ka rin. Biglang mamaya nakatirintas na yung buhok mo, mga putik-putik na. Kasi lagi ka nalang repressed. And resentment. Marami.
Because in our structured society, hindi mo maipahayag kumisan ng gusto mo, naiinis ka na sa kuya mo, naiinis ka kumisan sa lola mo, hindi mo masabi, whatever. And there could be a growing resentment. Pag hindi yan na-confess, hindi yan na-deal, hindi natanggal sa katawan, kakapitan ng mga masasamang espiritu. Kaya sinasabi, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng matutungtungan dahil pag may kaprasong na itungtong yan na paa, mamaya buong katawan niya nandun na, tas mamaya, ang dami-dami na niyang dala kasi nakalanding. E pag lagi kang repressed, resentful, doon kumakapit yung mga espiritu. One other thing is being rejected. When you're always being rejected, syempre, nakakaroon ka ng resentment. You get repressed. And then you get unfulfilled. Another landing point of this negative spirit is sadness and loneliness. That's why I am concerned about the social cost of exporting too many people for too long. Kasi siyempre ang tao, pagka nakalampas sa ano nga yung ating threshold, sa aerobic threshold, magkakaroon siya ng second wind. Galing niyo ah. Pag ang tagal mo na nami-miss yung asawa mo, sa katagalan, lumampas ka na sa aerobic threshold, mamaya hindi mo na-miss, second wind ka na. Iba na ang miss mo. Si kumpare na. Di ba? Delikado yan. Para rin yung gutom na gutom ka, gustong-gusto mo nang kumain, tapos nasalubong yung gutom mo, ang sarap, pero pag lumipas, ayaw mo na, hindi ka na gutom. Ano mangyayari pag sobra tayong nasanay na wala yung mga mahal natin sa buhay? Delikado rin yun. Kaya dapat ang tao, pagsasabi, Pastor, kailan po ba ako uuwi? At tagal ko na nag-abroad. Pag hindi mo na namimiss yung asawa mo, umuwi ka na. Sasabihin naman ng misis, kailan ko po ba pipigilin ng mag-abroad ang mister ko? Pag hindi ka na umiiyak sa airport, pag aalis siya, sobra ka ng sanay. Dapat hindi na siya umalis dahil baka wala na siyang balikan. Kaya nga napakalaking pananagutan sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, sa mga pinuno na paunlarin ang bayan natin, so we don't always have to export people because the social cost is too much. And once your emotions are always affected, your spirit will be affected. Kaya iba ang lakas nung merong Panginoon sa buhay nila, may Bible study, may fellowship, may mga kapatiran in a positive way, ang laki ng support system mo. Ang laking blessing yun. Alam niyo, as your pastor, ang tuwang-tuwa ako pag nalalaman kung member kayo ng mga sambahay, member kayo ng ganitong ministry, member kayo ng ganung group, may support group kayo eh. Dahil alam ko, pagka may mga members tayo kasali doon, nagkasakit siya, may dadalaw, namatayan siya, mayroong makikiramay, yun ang importance sa church. Hindi lang katuroan, kasi pwede ka naman mag-self-study, pwede ka makinig sa radio, sa TV, eh pero may ipapalit ka ba doon sa fellowship? Kaya dapat, yun ay nililikha at dinedevelop ng tao na masangkot siya sa mga fellowships. Now, another landing area of this negative spirit is isolation and disconnection. Kaya kailangan, huwag tayo nagpupuwera ng tao. Kamisan sa sarili mong pamilya, puwera ka eh. Parang may mafia yung nanay mo, tsaka yung isang kapatid mo, sila lang, puwera ka. Wala dapat ganun. Lalo kung kayo yung may otoridad, kayo yung mas nakakatanda, always include people. Masakit yung napupuwera. At pag lagi kang puwera, sa takot mo na lang na mapuwera uli, ikaw na magbo-volunteer, pumuwera sa sarili mo. Lagi ka na lang tuloy mag-iisa, ma-isolate ka, which is what Satan likes, para kanya ma-manipulate, makaya, dahil wala kang support. Isa pa pong landing ng negative spirit that could turn into depression is envy and jealousy. Pag ang tao ay maiinggitin, seloso, mapanibuguin, ang dali siyang i-manipulate ni Satan. At isa pa, anger and hatred. Pag nag-aral kayo ng mga taong napagulo ng masamang espiritu o kaya ay na-depress, nagkaroon ng schizophrenia, ito mga binanggit ko sa inyo, marami present sa buhay niya. Maraming galit, maraming sama ng loob, galit sa mundo. At saka may api mentality, yung api ako, kawawa ako, inaapi ako ng mundo, inaapi ako sa office, pati yung conductor sa bus, inaapi ako. Yung lahat ang buong planeta, nagkakasundong apihin siya. Siyempre, imagination lang niya yun, ano? Dahil ang tingin niya sa sarili niya, victim. Kung meron sa inyo mga kapatid ganun ang pagtingin niya sa sarili niyo, maghunos dili kayo, palayasin niyo sa buhay niyo yung victim mentality. Na, meron pang, yung nanay ko po natanggal sa trabaho eh, kasi po pinagkakaisahan sa office nila. Anak,
Parang panglimang beses ko nang narinig yan. Sa limang opisina na pinasukan ng nanay mo sa loob ng anim na buwan, lahat ng limang opisinang yun, nagkasundo-sundong pagkakaisa-isahan siya at pahirapan siya. O baka ang nanay mo talaga ang humihingi ng ganong trato dahil sa kanyang ugali. Pag may umaapi sa inyong isa, siguro masama yun. Pag may umaapi sa inyong dalawa, masama sila. May umaaping tatlo, ang sama nilang tatlo. Pero pag apat, lima, anim, pito, mag-isip-isip na kayo at madalas kayo yun. Kayong dahilan. Pagka sinasabi niyong, nadukutan po ako. Pang-siyam na beses ka lang nadukutan, ha? Siguro laging nakabuka ka ang mga wallet mo, kaya ka nadudukutan. Bakit ka lagi naagawan ng phone? Siguro kung kailan nandun ka sa siksikan at maraming pwede maagod, doon ka pa nag-text. Marami sa atin, tayo na magmamagnet ng problema sa buhay natin. Kaya suriin niyo mga buhay niyo mga kapatid. Kung paulit-ulit, di ba? Lagi ikaw yung may nakakaaway, ikaw yung napapagalitan ng boss, ikaw yung natatanggal sa trabaho, huwag mo sabihing nakakainitan ka. Maybe you're too hot to handle. Alisin natin yung ganun mga resentment, mga anger. Kasi habang nasa atin yun, tuwang-tuwa si Satan, ang dami niyang kinakapitan. Alam niyo yung laro nung araw na baboy na papaliguan ng mantika tapos uhulihin mo siya? If you're old enough to have played those games, di ba? O kaya yung buko, babalutin ng mantika tapos agawan kayo. Ang hirap ng agawan, di ba? Bakit? Wala ka mahawakan, ang dulas eh. Eh, subukan mo yung baboy na may damit, may mga ribbons, di ba? May mga bracelet, may mga kwintas, agawan. Di ba ang dali niyang hawakan? Kasi may nahawakan ka. Ngayon, ang hinahawakan ni Satan sa atin, para niya tayo ma-depress, para niya tayo ma-isolate. Yung mga yan, anger, jealousy, envy, hatred. Pag meron ka niyan, ang dali mo niyang mahawakan ka ni Satan, namamanipulate ka. Kaya magsuri-suri tayo mga kapatid. Now, what are some effects of depression? Hindi mo na alam kung ito effect o ito yung dahilan, kung ito ang bunga o ito yung sanhi. Isolation. Pinag-usapan na natin kanina yan. Lifelessness, yan ang isa sa mga effect. Self-destruction. Self-mutilation. Likas sa tao na nilikha tayo ng Diyos na mamahalin natin yung katawan natin. Ayaw nating masaktan yan. Ngayon, kung ikaw na naghahanap ng sakit ng katawan, ikaw na ang humihipap. Lagay na lagay ng mga sugat sa buhay mo kung ano pinaglalagay mo sa katawan mo. Mag-isip-isip ka. May nandadaya sa'yo. Because God has asked you to take care of your body. Your body is a temple of the Holy Spirit. So may pandaraya nangyayari. Self-debasement. Kaya may mga tao walang galang sa sarili nila kung ipaghampasan nila yung katawan nila sa apat na sulok ng Metro Manila. Kung gusto nila mang-attract, ang ginagawa nila, halos maghubad, pwede ka, hindi ka pa pwedeng ma-attract dahil ang galing mo mag-spell. Alam mo, attracted ako sa kanya, bakit ang galing mag-spell eh. Di ba? O dahil ang galing magluto, o wala ka na bang ibang pwedeng asset kung hindi yung ipaghampasan ng katawan mo sa balat ng lupa. Because you debase yourself. You make yourself cheap. Pero yan ay deception. Kasi sinasabi ni Satanas sa'yo, wala kang ibang asset kundi ang bewang mo. Di ba? Wala kang ibang asset kundi ang balakang mo. Wala kang ibang asset kundi ang buhok mo. It's a deception. Ang dami-daming asset ng tao. Pero yun na lamang na pagtutunan ng pansin na isang taong lumiliit ang pananaw. Isa pang effect, fear. Yung mga depressed people are afraid. No? And because they're always afraid, they lose their good reason. Kasi ang taong natatakot, nawawalan ang katwiran. So loss of reason is another symptom. What is a cure for depression? Kanina pa natin pinag-uusapan, the Jesus touch, the Jesus ministration. So visit. It's important to have visitation and connection and reconnection. Kung kayo yung nade-depress, walang dumadalaw sa inyo, kayo na yung dumalaw sa mga tao. Malay ba naman nila na de-depress kayo, hindi naman sila lagi nakatuon sa inyo at kayong pinapansin pirme. Pero pag napapansin mong, teka, depressed na yata ako. Kayo nang gumawa ng paraan. Get out of your cave. Leave the dead behind. Reconnect with people who are alive. Conversation is one of them.
Kaya nakita niyo sobrang mga nadedepress sa Amerika, sa mga developed economies, nagbabayad pa ng psychiatrist para lang makausap. They pay by minute or by the hour. Something that cannot happen in the Philippines. Dahil ayaw mo nang magsalita, pinipilit ka pa na paaminin ang mga kapitbahay mo na lahat ng bagay. Sa dami ng pwede makipag-usap, which is a blessing to us. Pero dapat naman lagyan natin ng saysay yung ating mga kwentuhan para may katuturan. Healing words. Ano ba yung mga healing words? I love you. I'm sorry. You are welcome. No? You're beautiful. You're good. Ang lakas magpagaling yan ng mga sugat ng puso. Kaya nga kuminsan, ang dami mo sama ng loob, nasabihan ka lang, alika, sama ka sa outing, galing ka na. Kasi it's a healing word. Ngayon mga kapatid, maging generous tayo sa pagbibigay ng healing words. Kaya mahirap na trabaho yung critic. Halimbawa, professional critic ka, eh ang daming tao, pinapersonal yung criticism mo, marami tuloy galit sa'yo. Mahirap na trabaho yun kasi hindi healing words yung binibigay mo. But be a healer. When you speak, let the Holy Spirit heal people instead of inflict wounds on people. Matalim ba ang inyong mga dila? Pag nagsalita kayo, may nagdurugo, may nasasaktan, tapos pinagpamalaki nyo pa, I'm really, you know, incurably frank. Pero anong ginagawa nun sa tao? Anong ginagawa nun sa'yo? Kailangan pagbaguhin natin yan. Words should heal. And then we need connection. Now we can do a driving out of demons, tulad din ng detoxification and cleansing. Di ba kahit mga drug dependents, dinedetox mo na yan eh. Kailangan ma-reprogram, a lot of drinking water, and ilulub sila sa malalamig na tubig. Kung ano nang ginagawa para matanggal yung mga lason sa katawan nila na namuuna ron. You need cleansing. And how do you do that? Emotionally, a good cry is a good detoxification and cleansing. Maraming mga poisons in our blood that goes out through the tears. Napakaganda mag-detox ang pagtatapat. Yung pag-amin ng kamalian, paghingi ng tawad, saying sorry. Alam niyo yung mga tao na alam nila may mali sila tapos hindi nila masabi yung sorry, para kami buhat-buhat na mabigat na bato. Pero pagka nilakasan mo na yung loob mo, kinain mo yung pride mo, which is what you should do, at sinabi mo talagang, I'm sorry, I was wrong, gumagaan ang iyong pakiramdam. So bakit mo pinapabigat? Eh, sasabihin mo lang naman yung sorry. Ang matatalinong tao, marunong magsabi niyan. Lalo naman yung mga makadiyos na tao. Kasi nakakalaya ka pag nagsabi kang sorry. Baka yung katabi niyo mismo ngayon, kailangan mag-sorry na kayo. Ngayon na mismo. Sorry ha. Isang sorry lang naman, parang magic eh, no? I mean, bati na kayo agad. Tapos na agad lahat. Ba't hindi masabi? Important yon. Cleanse. The program, reprogram. And what else is important? Fellowship. Connection and reconnection. Acceptance. Kung meron kayong mahal sa buhay na mayroong ugali, may asal, may characteristic na hindi nyo matanggap, pero talagang yun na siya, tanggapin nyo, yun ang pinakamaganda nyong gift. Hindi siguro nyo tatanggapin to the point na pwedeng dyan ka na buong buhay, pero tanggapin nyo para magsimula siyang mag-improve, magbago kung pwede, pero kung hindi man, tanggapin nyo pa rin, lalo't member ng family nyo. Sino pang tatanggap sa kanya? Don't reject people because it isolates them. Affirmation. You have to affirm people. Ito mahal ko talaga. Ito mahal ko talaga. Kahit mga tuta, may dalawa kayong tuta sa bahay, hawakan mo yung isa. Yung isa, lalapit din eh. Hindi siya papayag, hindi siya kasali. Lalo ang tao. Huwag kayo nagpupuera. Don't play favorites. Because yung hindi paborito will be depressed. Marami sa atin, nagkakaganyan-ganyan tayo. Ang may kasalanan, sarili nating pamilya. Kasi hindi tayo ina-affirm at hindi tayo minamahal. Now, it's very important, restoration. So, kung nagkamalian noon, ayusin. May utang ka, bayaran mo para may restoration. May sinabi kang masakit, palitan mo ng I'm sorry, I was wrong. Marirestore yun. What is the result of the Jesus touch? Restoration of balance of the physical, mental, emotional, and spiritual aspects of the person.
Ang tao, physical, katawan, mental, isip, emotional, ang ating damdamin, at spiritual, ang ating espiritu. Sama-sama yun. Dapat agree lahat yun. Kaya pag ang ginagawa ng katawan mo, masarap sa kanya, pero kontra yung espiritu mo, hati ka. Magkakasakit ka. Pag pinagpatuloy mo yan, madedepress ka. Kasi iba yung pinaniniwalaan mo, tas iba yung ginagawa ng katawan mo. Hindi isa. Yung emosyon, gustong-gusto mong mahalin yung isang tao, pero ang proud-proud mo, ayaw mong ipakita. Physically, ayaw mong ipakita yung emotion mo. No? Gusto mo siyang kamutan ng likod, pero ayaw mong pansinin kasi galit ka. Nagsisuffer ka emotionally. So don't do that. Kailangan buo. Tingnan nyo ang Panginoon, Luke 2:52, kung paano i-describe sa Biblia na lumaki. Jesus became wise and he grew strong. God was pleased with him and so were the people. You're talking about wisdom, mental. Jesus became wise. He grew strong physically. God was pleased with him, spiritual relationship, and so were the people, social. Balance. Kahit sa medicine, binabalance ka. Kaya pag mababa yung sugar mo, papataasin. Mababa yung platelets mo, papataasin para balance. Hindi pwedeng sobrang taas ng cholesterol, papababae naman. Dapat balance. So, ganoon din ang pagkatao natin para tayo malusog. All kinds of imbalance will lead to sickness. Kaya ang sinasabi yun ng New International Version of the same verse, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. So, visit. Touch. Minister to someone possessed or someone depressed. Be sensitive. Be on the lookout for people who might need your help. Prevent depression among your loved ones. Tayo may pananagutan sa isa't isa, lalo sa ating mga pamilya. And prevent depression in you. Baka kayo mismo yung nade-depress. Huwag kayong makikinig doon sa boses. Kasi ang depression, pag malala na, nakakarinig ka na ng mga tinig. Depression yan. Napapalayas yan. Walang tinig. No? Depression yan. Kasi yung natidinig yung manadidinig ko, ate, depressed ka lang. Diba? Halika, mag-swimming tayo. Buko pa lang yan. Diba? Kung ano nagpapasaya sa'yo, halika, gawin natin para yung mga tinig na yan mawala. Kasi talaga, yung tinig na yan, pag nakakarinig ka na, lalo kang napaparanoid dahil bakit ako nakakarinig? No? It's here in the mind. Kasi nga, imbalanced. Examine yourself if you're depressed. Get a touch from God. And reverse and balance your situations. Be free. God wants you free. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Dear God, we thank you that you care for us. Salamat sa napakagandang example na to na ang Panginoong Jesus tumawid ng dagat para sa isang tao lang. Turuan mo kami magpahalaga kahit sa isang tao lang, hindi laging numbers. At turuan mo kami tulad nung tao na yon na lumapit sa iyo. Labanan yung mga espiritu na sumisira sa amin at lumapit kami sa iyo, Panginoon, para kami mapagaling ninyo. Yumuko tayong lahat at manalangin with eyes closed and focus on the Lord. Ama namin sa langit, kayo ang nakababatid ng laman ng puso ng bawat isa. Sino man sa mga kapatid ngayon ang magtatawag sa sarili nila na depressed, slightly depressed, very depressed, or candidate to be depressed. Panginoon, ngayon pa lang, hipuin niyo po kami. We reject and rebuke the spirit of depression and drive away these demons that would like to land in our spirit and destroy us. We come under the shadow of your Son, Jesus, and we reach out to you, O God, to touch your hand so that your power may be in us. Palayain niyo po ang bawat isang kapatid dito na nadedepress. Ituro niyo ang mga practical na dapat gawin to reconnect with people, to say the right things, to do the right things, to be in the right places so that this depression could be driven away. Hipuin niyo, Panginoon, pagalingin at bigyan ng balance sa buhay. Bigyan niyo kami, Lord, ng discernment and wisdom to know what are the wrong things we do that lead to our depression. And teach us the right things we should be doing so we could be balanced, healthy, and free. At ganoon din, Panginoon, habang kami inakayuko sa iyong presensya, inaalala namin ang mga kilala, kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak, na sa tansya namin, Lord, maaaring depressed.
touch them also. Kahabagan mo, Panginoon, at padalawin mo rin ang iyong Espiritu sa kanila. At loobin mong kami ay maging instrumento mo, Diyos, to be instruments of blessing, to be instruments of the touch of Jesus in their lives, so that through our ministration, we will help them get out of their depression so they could be free. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilan pa mga personal application ng napakahalagang mensaheng ito, at nawa sa ating pag-unawa, we will be agents of blessings to heal ourselves.